الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mga palanggungan sing kami haram Islam, Alhamdulillah. Waktu ini, yari naisap kita niyo ha jaman na to pang mapaamuhon parusukuan sin guru na to mulia i Sheikh Abdul Wahid Ikiram amin Vice President sin Nida-ul Islam Foundation magawa a waktu ini long tayo ito siya ha Manila. Alhamdulillah, we had ting kahalan niya magsukur kita pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yari inhambok Sheikh long ta amoy nakatibaw ka to ha waktu ini amoy in makarihil laong ta pangadyan ka to tanyo sarta pagpatumtum insyaallah sumagawa in siya ini laong ta biyaksa siya dito ha hula mulia amoy in laong ta lamod siya rin ha mga mananawag-tawag paaga ma Islam sabab in siya inhambok siya laong ta da'i ha jaliat dito ha ini damam Alhamdulillah na manjari waktu ini long ta insya ini di mihil kato pagpatumtum sarta pangajian ha bahasa sin hula na to Pilipinas long ta bahasa Tagalog bahasa Pilipino manjari niya na din ako magpalugay ha waktu ini di mihil siya kato tanyo insyaallah iban kalukalu ramayan mang hindua akita niyo ha amuin ini bukon sa jahabi sin waktu ini sarta na in sila ini kakitaan na to day sab in mga biya mga paghiwal nila rin to haula suci insyaallah rin di ha amin channel na to ini muramurahan ha susungun waktu iban ni si mga panaiban niya rin to insyaallah subhanahu wa ta'ala tawabin sila ini on day sab channel din to ha ini damam Islam katotohanan Islam katotohanan ingan si ini program nila rin to Islam katotohanan natin niya ba sa Tagalog na manjari niya, hindi ako magpalugay, tukbal ko in Sheikh na to, in Sheikh Yusuf Salih, wal yatafadal siya na to, mas kura. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, fi umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, lubos po kami ay nagpapasalamat sa tunay at tanging nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung Diyos lumika ng kalangitan, ng kalupaan, nakikita natin ngayon at hindi pa natin nakikita. At lagi natin alalahanin at tandaan sa ayaw at sa gusto natin tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay mamamatay upang panagutan natin kung ano yung ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Kung ang ginawa ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala puro pagsunod sa kagustuhan ni Allah, dito pa lang sa mundo, mamumuhay na siya ng mapayapa, maligayang pamumuhay, hanggang kaligayahan, walang hanggan pagdating niya sa kabilang buhay. At ganun din, ang kabaliktaran noon, ang sino man alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sumuhay sa kanya, dito pa lang sa mundo, mamumuhay na siya ng masalimuot, magulong pamumuhay hanggang kaparusahan, walang hanggan pagdating niya sa kabilang buhay. Salawat at salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, pati na sa kanyang pamilya,
pati na sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng nananampalataya, kalalakihan at mga kababaihan, tumatahak sa landas na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid ko po sa Islam, alhamdulillah ang tatalakayin namin po ngayon, ito po ay yung tinatawag na Mukaranatul Adyan sa Arabic. Ibig sabihin ang paghahambing ng relihiyon. Bakit? Ito ay pinaka-importante. Pinaka-importante sa lahat na kailangan niyang malaman ang relihiyon na kung saan inaaniban niya ngayon. Kasi bakit? Kapag nagkamali ka ng relihiyon na ipinili mo, ay wala kang ibang pupuntahan kundi ang impyerno. Kaya dito dapat maselan yung mga tao kapag sila ay pumili ng relihiyon, dahil kapag nagkamali ka ng relihiyon na ipinili mo, wala kang ibang pupuntahan kundi ang impyerno. So pag-usapan natin ngayon ang mga relihiyon. Ano ba talaga ang criteria? Ano ba talaga ang pamantayan na paano mo malalaman itong relihiyon na to ay galing sa Diyos? Nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa dami ngayon ng relihiyon sa balat ng lupa, sa ibabaw ng mundo, hindi mo na alam kung saan ka sasanib, kung saan ka pupunta. Dahil itong relihiyon na to, lahat nagsasabi, kami ang tama, kami ang totoo, kami ang maliligtas. Pupunta ka dito sa kabila, ganun din ang sinasabi. Sabi niya, kami ang totoo, kami ang tama, kami ang maliligtas. Punta ka naman dito sa kabila, ganun din ang sinasabi, kami ang totoo, kami ang tama, kami ang maliligtas. So ikaw ngayon, kung naghahanap ka ng totoong relihiyon, tamang relihiyon nang galing sa Diyos, paano mo malalaman na to? Dahil sa dami ng relihiyon, hindi lang libo, milyon na yung relihiyon tinatag ng tao. Kaya ngayon, ito yung dapat natin pag-usapan, ang paano ba natin malalaman. Bibigyan namin po kayo ng criteria, palatandaan na kung saan itong relihiyon na to ay malalaman mo siya ay relihiyon tunay na nanggaling sa Diyos. Kasi may mga batayan, may mga criteria, palatandaan na itong relihiyon na to ay galing sa Diyos. So binanggit na natin kanina, ang mga tao hindi na alam kung saan sasanib. Kasi bakit? Halimbawa, may relihiyon na to, nagsasabi kami ang totoo. Sasanib na naman yung mga tao. Paglabas na naman ng bagong relihiyon, ganun din ang sinasabi, kami ang totoo, kami ang maliligtas. Sasanib na naman yung mga tao doon. Paglabas na naman ng relihiyon na to, kami ang totoo, kami ang tama, kami ang maliligtas. So ikaw, ngayon, kung ikaw ay naghahanap ng tunay na relihiyon ngayon, Inshallah subhanahu wa ta'ala, buksan mo yung isip mo, buksan mo yung mata mo, buksan mo yung puso mo. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa gabi na to, malalaman mo ang tunay na relihiyon galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang unang batayan na itong relihiyon na to ay tunay na nanggaling sa Diyos? Ano ang unang criteria, batayan, na itong relihiyon na to ay tunay na relihiyon nanggaling sa Diyos? Una, kailangan ang relihiyon na yan ay tinatag ng Diyos. Siya mismo ang nagtatag. At mayroong kang katibayan itong relihiyon na ito tinatag ng Diyos. Yun ang una. So ngayon, magbubuklat ka. Ano ba talaga, saan ba talaga matatagpuan ang relihiyon na tinatag galing sa Diyos? Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala itong relihiyon na Islam. Kung susuriin mo mga kapatid sa Islam at mga kababayan naming Kristiyano, hindi pa Muslim, kung susuriin mo lahat ng relihiyon sa balat ng lupa ay tinatag lahat ng tao, maliban sa Islam. Bakit? Pag tiningnan mo, sinuri mo yung relihiyon nila, nandoon yung founder. Founder ng relihiyon na yan. Sino yung founder? Nandoon, nakasulat. Sino yung mga followers? Nandoon. Sino yung president, vice president, secretary? Nandoon. Samantala yung Islam, kung susuriin, walang nagtatag ito. Walang sino man nagtatag dito sa balat ng lupa, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itong reliyon na to, ano bang dalil? Ano ang katibayan na itong reliyon na to ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala?
Mayroon bang katibayan, mababasa natin, na itong relihiyon na to ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot, mayroon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahi al-Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Katotohanan ang relihiyon sa harap ni Allah, binigay ni Allah sa tao al-Islam. Allahu Akbar. Islam. So mayroon ka nang mababasa katibayan na sinabi ni Allah katotohanan itong relihiyon sa harap ni Allah, sa paningin ni Allah, al-Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Allahu Akbar. Pagkatapos niyang sinabi, inna dina inda Allahi al-Islam, katotohanan itong relihiyon na to sa harap ni Allah, sa paningin ni Allah ay Islam, nagbigay siya ng babala. Ano ang babala binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامَ دِينًا. Sino man ang gumawa ng relihiyon maliban sa Islam, magtatag ng relihiyon maliban sa Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allahu Akbar. Hindi siya tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung relihiyon na yan. Palayuk balamino, sinaraduhan niya na kagad yung pinto. Pagkatapos niya sinabi itong relihiyon ko ay Islam, papaliwanag natin mamaya kung anong meaning ng Islam, pagkatapos sinaraduhan niya na yung pinto. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامَ دِينًا. Ang sino man magtatag, gumawa ng relihiyon maliban sa Islam, palayuk balamino, hindi tatanggapin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pahuwa fil akhirati minal khasirin. Pagdating niya sa kabilang buhay, mapapabilang siya sa mga talunan. Lahat. Lugi. So, sinaraduhan na ni Allah subhanahu wa ta'ala yung relihiyon na to. So, ano pa? Itong relihiyon na to, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagtatag ng relihiyon na to, at siya rin ang nagbigay sa lahat ng tao. Ngayon, suriin mo ang lahat ng reliyon dito sa balat ng lupa. Mayroon ba silang verse, chapter, tulad ng binanggit natin kanina? Wala kang mababasa. Kahit anong libro, walang sinabi ng Diyos, ito yung reliyon ko. Sa ibang libro, wala. Sinabi ko, ito yung reliyon ko na binigay ko sa tao, wala kang mababasa. Wala. Kaya yung mga tao, gawa ng reliyon. Tingnan nyo. Parami ng parami yung reliyon ngayon. Na, nakikita niyo kung sino yung nagtatag, kung sino yung followers, kung sino yung tagasunod, at kailan itinatag. Maliban sa Islam. Ang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala yung nagtatag at nauna sa lahat ng reliyon, sa balat ng lupa, yung reliyon na Islam. Yan, mga kapatid sa Islam. Ngayon, pangalawang kriteriya. Pangalawang kriteriya na palatandaan na siya ay totoong reliyon, inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo nagkakamali. Ano ang pangalawang kriteriya? Palatandaan na yan ay totoong reliyon galing sa Diyos. Kailangan siya ang reliyon ng lahat ng mga propeta. Ngayon, susuriin mo ngayon ang reliyon ngayon sa balat ng lupa. Nagkalat ngayon reliyon. Suriin mo. Yan ba yan ang reliyon ni Adan? Yan ba yan ang reliyon ni Moises, ni Solomon, ni Abraham, ni Ismail, ni Isaac, ni Jesus Christ, ni Prophet Muhammad? Yung reliyon ng propeta, ano ba yung reliyon nila? Yung reliyon na sinasaniban mo ngayon, yung reliyon na mayroon ka ngayon, tanungin mo yung sarili mo, yan ba yan ay reliyon ni Adan, ni Solomon, ni David, ni Moises, ni Abraham, ni Ismail, ni Isaac, ni Jesus Christ? And then the last prophet niya, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ba yan ang reliyon niya? Kung hindi, mag-isip-isip ka mga kapatid sa Islam. Yung hindi pa kayong mga Muslim, tingnan nyo, mag-isip-isip kayo. Kung ang reliyon na inaaniban nyo ngayon, sinasaniban nyo ngayon, hindi siya ang reliyon ng lahat ng propeta, mag-isip-isip po kayo mga kapatid sa Islam. Pero alhamdulillah, anong reliyon ng lahat ng propeta? Anong reliyon ni Adan, ni Solomon, ni David, ni Jonas, ni Ismail, ni Isaac? Binanggit na natin lahat ng propeta, all the prophet. Ano ba ang reliyon nila? Ang reliyon nila walang iba kundi ang Islam.
Allahu Akbar. So, malalaman nyo na ngayon kung anong ibig sabihin ng Islam. At paano naging Muslim ang lahat ng propeta. Baka sasabihin niya, kailan lang lumabas yung Islam na yan? Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi, sa lahat ng nauna pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang relihiyon ay relihiyon na Islam. Allahu Akbar. Paano natin mapatunayan ang relihiyon ng lahat ng propeta ay Islam? Tingnan niyo po, makinig kayong mabuti mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin. Lahat ng propeta, sila ay mga Muslim. Ang relihiyon nila ay Islam. Bakit? What is Islam? Anong ibig sabihin ng Islam? Ang Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ulitin ko, pag tinatanong kayo, anong ibig sabihin ng Islam? Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya tinawag sa English, complete submission to the will of Allah. Complete submission to the will of Allah. Ha? Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yun ang meaning ng Islam. Ngayon, pag may Islam, may Muslim. Yung Islam, siya yung pattern. Yung Muslim, siya yung sumusunod sa pattern ng Islam. So, nabanggit na natin anong ibig sabihin ng Islam. Ulitin ko, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin ng Muslim? Ang ibig sabihin ng Muslim, yung sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Yung Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yung Muslim, yung sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Yun. So, si Adan, natawag siya ay Muslim dahil siya ay sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Si Moises, natawag siyang Muslim, ganun din, sumusunod, sumusuko, tumatalima. Lahat ng propeta, silang lahat, sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Allahu Akbar. So, natawag silang Muslim, automatic yung relihiyon nila ay Islam. Pati si Jesus Christ. Pati si Jesus Christ kiniklaim ng mga Muslim na siya ay Muslim. Bakit siya ay sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba at nag-iisang Diyos? At take note po mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin. Take note. Tandaan ninyo, walang Muslim na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kasi maraming mga hindi Muslim, nami-misinterpret nila, akala nila yung Muslim na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Bagkus kaming lubos na naniniwala kay Jesus Christ. Pinapaniwalaan namin si Jesus, yung nanay ni Jesus Christ. Pinapaniwalaan namin na yung magulang ni Virgin Mary, si Maria, and then magulang ni Virgin Mary, si Imran, si Hinna, yung nanay ni Virgin Mary, pinapaniwalaan ng mga Muslim. Hindi ka matatawag na ganap na Muslim kapag hindi ka naniniwala na si Jesus ay sugo at propeta ni Allah. Ang hindi lang pinapaniwalaan ng Muslim na yung sinasabi nila si Jesus anak ng Diyos. Na talagang hindi naniniwala yung Muslim na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagkakaroon ng anak, hindi siya pinanganak, hindi din siya nagkaanak. So, ituloy natin. Nandoon pa tayo sa pangalawang criteria. Ano ang dalil na ang propeta, lahat ng propeta ay, sila ay mga Muslim, binanggit na natin kanina, yun ang meaning ng Islam at meaning ng Muslim. Ang Islam, ulitin ko, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yung Muslim, yung sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Siya yung pattern, yung Islam, yung Muslim, yung sumusunod sa pattern ng Islam. Allahu Akbar. So, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَنِعْبُدَ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sabi niya, katotohanan, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Katotohanan si Allah ang naghirang sa lahat ng propeta. Sa lahat ng propeta. Si Allah yung naghirang. Nagsugo. Siya, fi kulli ummatin, sa lahat ng umma, nation. Para saan? Ano ang dahilan? Ano ang mission ng mga propeta?
Ano ang mission nila? Ano ba ang, bakit sila'y sinugo ng Diyos? Bakit sila'y pinadala ng Diyos? Ano ang mission nila? Ani'budullah. Ani'budullah. Upang turuan ang mga tao ng tamang pagsamba sa Diyos. Allahu Akbar. Tuturuan ng tao paano sumamba sa Diyos. Yun ang unang mission ng mga propeta. Pag tinatanong kayo, ano ang dahilan, bakit yung Diyos na nagpadala ng propeta, si Allah, bakit siya nagpadala ng propeta, sinabi niya yung dahilan. Ano ang dahilan? Anibudullah. Upang turuan ng mga tao ng tamang pamamaraan paano sumamba sa Diyos. Pangalawang dahilan, bakit isinugo ang mga propeta? Wajtanibut tagut. Ibig sabihin ng wajtanibut tagut, upang ang mga tao bawalan sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Allahu Akbar. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut tagut. Katotohanan si Allah, nagpadala ng lahat ng mga propeta. Para saan? Anibudullah. Turuan ng mga tao sa paano sumamba kay Allah. Wajtanibut tagut. Bawalan ang mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Allahu Akbar. Kaya kung nabubuhay mga kapatid sa Islam, kung nabubuhay ang mga propeta sa panahon natin ngayon, ang dami mga tao nagpapasan ng ribulto. Ang dami. Magagalit yung mga propeta. Magagalit. Pati si Jesus mismo magagalit. Bakit? Ang mission nilang lahat, turuan ng mga tao sumamba sa Diyos at bawalan ang mga tao sumamba sa ribulto. Sa mga Diyos-Diyosan, tagut. Ibig sabihin ng tagut, lahat ng sinasamba ng mga tao maliban kay Allah pahuwa tagut. Lahat ng sinasamba ng mga tao maliban kay Allah pahuwa tagut. Ang pagtawag sa kanila ay tagut. Ibig sabihin Diyos-Diyosan, sinamba nila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang pangalawang kriteriya. Pangatlong kriteriya na palatandaan, yan ang reliyon na yan ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang pangatlong kriteriya? Palatandaan ay kailangan lahat ng mga propeta. Tingnan yung mabuti. Mag-isip-isip kayo mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin. Lahat ng propeta, silang lahat ng galing sa bansang Muslim. Pansinin yung mabuti. Lahat ng propeta nang galing silang lahat sa bansang Muslim. Walang isa man propeta nang galing sa bansang Kristiyano. Mag-research kayo. Halimbawa, si Adan at si Eva. Saan ba yan si Adan at si Eva? Saan bansa? Saan lugar sila nang binaba sila? Galing sa langit. Nang binaba sila dito sa mundo. Saan bansa sila? Binaba. Hindi alam ng mga tao. Hindi alam ng mga Kristiyano, pero yung mga Muslim alam namin. Ha? Diyan nanirahan si Adan at si Eva diyan sa Makkah. Si Adan pa yung nagtayo ng unang bahay dalanginan. Ang unang bahay dalanginan tinayo sa balat ng lupa, yung Makkah na yan. Diyan nanirahan si Adan, si Eva, si Kail, si Abel, si Kail nandiyan. Allahu Akbar. Na, ano ang dalil? Itong Makkah na yan, Kaaba, na siya ang kauna-unang bahay dalanginan tinayo sa balat ng lupa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkah. Allahu Akbar. Nakakakilabot mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin. Kauna-unahang bahay dalanginan tinayo sa balat ng lupa, saan mo matatagpuan? Doon sa banal na lugar na kung saan walang iba kundi sa Makkah. Kung naghahanap kayo, saan ang unang bahay dalanginan tinayo sa balat ng lupa? Nandiyan sa Makkah. Nasa bansang Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, si Adan, pansinin mo si Moises. Saan lugar si Moises? Saan bansa? Si Moises, bansa rin ng mga Muslim, nasa Egypt. Si Abraham, saan bansa si Abraham? Lahat ng binanggit ko na propeta na ito nasa Bible. Pero saan lugar ba sila? Saan bansa? Ito ang secret na hindi alam ng kakristyanuhan. Si Moises sa bansang Egypt, Ehipto.
si Prophet Abraham, bansang Iraq. Si Prophet, anak niya, yung isa niyang anak. Si Prophet Ismail, dyan din sa Makkah. Yung isa niyang anak, doon sa Palestine. Si Prophet Solomon, sa Palestine. Si Prophet David, tatay ni Prophet Solomon, si Prophet David, doon din sa Palestine. Si Prophet Zachariah, doon din sa Palestine. Allahu Akbar. Si Prophet, yung anak ni Prophet Zachariah, si Prophet Yahya, dyan di Baptist, doon din sa Palestine. And then yung pinakamamahal ng mga Kristiyano at minamahal din ng mga Muslim, si Prophet Jesus Christ. Taga saan po ba si Prophet Jesus Christ? Take note, mga kapatid at mga kababayan namin. Taga saan si Prophet Jesus Christ? Si Prophet Jesus Christ, pinanganak siya sa Bethlehem. Saan ang Bethlehem? Sa Jerusalem. Ngayon, saan ang Jerusalem ngayon? Walang iba kundi sa Palestine. Palestine. Si Prophet Jesus Christ, doon sa Palestine, pinanganak si Virgin Mary. Palestinian. Allahu Akbar. Hindi alam ito ng kakristyanuhan. Kaya nagugulat yung mga Kristiyano pag nalalaman nila, ha, Palestinian pala si Jesus Christ. Allahu Akbar. Hindi alam ng karamihan ng mga Kristiyano, akala nila, ha, lahi ni Jesus Christ, doon siya pinanganak sa Bethlehem, saan ang Bethlehem sa Jerusalem, saan ang Jerusalem sa Palestine. So lahat ng mga propeta, take note mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin, lahat ng propeta, galing silang lahat sa bansang Muslim. The last prophet lumabas na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan din sa Makkah. Allahu Akbar. So, kung sinuri mo, mayroon ka ng tatlong criteria. Una, kailangan ang relihiyon na yan tinatag ng Diyos. Binanggit na natin kanina ang katibayan, ang dalil. Pangalawa, ang relihiyon na yan, kailangan relihiyon siya ng lahat ng propeta. And then, pangatlo, lahat ng propeta nang galing sa bansang Muslim. Allahu Akbar. Ano pa yung pang-apat? Criteria, palatandaan, itong relihiyon na to ay galing sa Diyos. Ang pang-apat na palatandaan, apat na palatandaan, itong relihiyon na to ay galing sa Diyos, kailangan ang relihiyon na yan, nagkapantay-pantay ang lahat ng tao nasa loob ng relihiyon na yan. Nagkapantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, walang maputi, walang maitim, walang presidente, walang hari, walang alipin, pantay-pantay, walang matangkad, walang pandak, walang matangos yung ilong, walang panguang ilong, pantay-pantay dito sa Islam. Allahu Akbar. Ano ang dalil natin? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'ubaw wa qabail. Inna waja'alnakum syu'ubaw, waja'alnakum syu'uban. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sangkatauhan, tinawag niya ang lahat ng sangkatauhan. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, linika namin kayo mula sa dalawang magkaparis, si Adan at si Eva. Waja'alnakum syu'ub, at ginawa namin kayo lahi-lahi. Lahi-lahi. Wa qabail, at mga tribu-tribu. Tribu-tribu. Ano ang dahilan? Lita Arabo. Upang kayo ay magkakilanlan. Upang kayo ay magkakilanlan. Pagkatapos, ano ang kadugtong? Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo, sa harap ko, sabi ni Allah, ang pinakamarangal sa inyo, sa harap ko, indallahi atqakum. Yung may takot ang kanyang puso. So dito sa Islam, hindi pwedeng sabihin ng sino man. Sabi niya, born Muslim ako yung marangal sa Diyos. La. Arabo ako yung marangal sa Diyos. Hindi pwedeng ng sino man sabihin. Ang marangal sa Diyos,
Yung sinusunod niya yung utos ng Diyos, ni Allah, utos ni Allah sinusunod niya at ginagawa niya. Ha, sumasamba, may takot siya kay Allah at ginagawa niya yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamarangal sa harap ng Diyos. Sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa ang dalil? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab la fadla arabi wa la ajami illa bitaqwa. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayong lahat, sabi ni Propeta Muhammad, kullukum min Adam, kayong lahat ay galing kay Adan. Wa Adamu min turab, at si Adan galing sa lupa. La fadla arabi wa la ajami. Walang nakakahigit ang Arabo at hindi Arabo illa bitakwa, maliban na lang sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So dito sa Islam, walang sino mang pwedeng magmayabang. Sabi niya, born Muslim ako, pinanganak ako, nanay ko Muslim, tatay ko Muslim, ako yung marangal sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng sino man na Muslim na siya ang marangal sa Diyos. Sinabi na ni Allah, ang pinakamarangal sa kanya yung may takot ang kanyang puso at ginagawa niya yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at linalayuan niya yung pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano pa yung dalil pa? Na kung saan dito sa Islam nagkapantay-pantay yung tao. Walang mahirap, walang mayaman, walang maputi, walang maitim, walang pare, walang presidente. Ano pa? Pantay-pantay dito. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa adsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah, hindi niya tinitingnan sa kanyang alipin, ila suwarikum, yung muka natin, wa adsamikum, yung katawan natin, wa amwalikum, yung kayamanan natin. Hindi yan yung tinitingnan ni Allah. Wa innama yanzuru ila qulubikum, ang tinitingnan ni Allah ang ating mga puso. Wa amalikum, at ating mga gawain. Kung may takot ang ating puso kay Allah, ikaw ang pinakamarangal. Ikaw yung pinaka-the best sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dito mga kapatid sa Islam, yung doon kami sa Saudi Arabia, alhamdulillah, tinatanong kami ng mga Kristiyano. Bakit? Ano ang tanong nila? Kasi nakikita nila, sabi ng mga Kristiyano na hindi Muslim, sabi niya, sir, saan ba dito yung libingan ng mga mahihirap at mga mayayaman na Arabo? Mahihirap at mga mayayaman. Bakit? Kasi nakikita nila yung libingan ng Muslim pantay-pantay. Hindi mo ma-identify mayaman ba to yung namatay na to o mahirap. Pantay-pantay doon. Nagtatanong sa amin. Sabi niya, sir, saan ba dito yung libingan ng mga mayayaman? Bakit parang pantay-pantay dito yung mga mayayaman na Arabo? Saan? Sabi ko, walang ganun sa Islam. Sa Islam, from A hanggang Z, A, B, C, D hanggang Z, pantay-pantay dito sa Islam. Allahu Akbar. Ha? Pati iatid ka na sa huling hantungan, pantay pa rin. Pati iatid ka na. Lahat ng Muslim mamatay, apat lang ang gagawin. Kahit presidente ka pa, hari ka pa, apat lang yung gagawin sa'yo. Pag namatay kang Muslim, apat lang yung gagawin sa'yo. Walang special treatment. Ano yun? Una, ikaw ay huhugasan. Paliguan ka. Pangalawa, ikaw ay babalutin ng telang puti. Mayaman ka man, mahirap ka man, ganun ang gagawin sa'yo. Pangatlo, ikaw ay pagdadasalan. At ang pang-apat, ikaw ay ililibing. Apat lang ang gagawin sa'yo. Mayaman ka man, mahirap ka man, maputi ka man, maitim ka man. Ha? Parehas. Ililibing ka, gagawin sa'yo, pantay-pantay. From A to Z. Mula, ikaw ay nabubuhay, pantay ang tingin ng Islam, hanggang hiyatid ka sa huling hantungan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dito sa atin, nakikita natin. Nakikita natin, pag mayaman, sa ibang reliyon, pag mayaman, iba-iba yung treatment. Kabaong pa lang, pag mayaman, milyon na. Tingnan mo si Dolphy, namatay si Dolphy. Milyon kabaong lang ni Dolphy. Na, iba-iba.
yung inanon. Iba pa, pag na, mayaman, nakikita mo ganyan, ang gaganda ng libingan. Ang ganda ng libingan pag mayaman, pag sa mga hindi Muslim. Tingnan nyo, pantay-pantay dito sa Islam. Ang higit pa pantay dito sa Islam, Allahu Akbar, ito yung pinaka, the best pa dito sa Islam, kapag namatay ang lalaki, ay lalaki pa rin ang maguhugas sa kanya. Pag namatay yung babae, ay babae rin ang maguhugas sa kanya. Pero nakita namin, at nalungkot kami sa mga hindi Muslim. Pag namatay yung babae na hindi Muslim, yung mag-iimbalsa mo sa kanya ay lalaki. Kawawa naman. Kawawa naman. Minsan na mapapanood mo sa YouTube, mapapanood mo sa investigador, ginagahasa pa yung patay na babae ng hindi Muslim. Dahil ibibigay doon, iimbalsa mo ng hindi lalaki. Pero alhamdulillah, sa Islam, pang-apat na kriteriya, pantay-pantay. Mula nang ikaw ay nabubuhay hanggang sa hiyatid ka sa huling hantungan, pantay pa rin dito sa Islam. Allahu Akbar. Tingnan nyo sa masjid. Sa masjid. Pagpasok nyo sa mosque, sa masjid, ng mga Muslim, ha? Pantay-pantay, walang special na upuan. Walang special na upuan. Sasabihin nyo, ito yung upuan ni Governor. Huwag kayong upo dito, ha? Walang ganun sa mosque. Ha, ikaw ang pipili kung saan ka upo doon. Walang ganun. Ha, sa ibang relihiyon, ito, huwag niyong upuan ito. Bakit? Kasi ito upuan ito ni congressman, upuan ni mayor, upuan ni yung mga mayayaman. May nakapangalan na upuan. Yung mga mahihirap sa ibang relihiyon, saan nakaupo? Sa likod. Ha, sa likod sila pinapaupo ng tagapagturo nila. Walang pwedeng umupo doon sa ano. Bakit may pangalan yung upuan na yun? Dito sa Islam, pantay-pantay. Ikaw yung pipili kung saan ka uupo doon sa mosque. Bakit? Kasi pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, mga kapatid sa Islam. Ang reliyon na Islam ay pantay-pantay sa lahat ng tao. Walang sino man pinili, mayaman, mahirap, maputi, maitim. Tulad ng sinabi namin sa inyo, pati ihatid ka na sa huling hantungan, banal pa rin. Pati mamatay na yung lalaki o babaeng Muslim, pag lalaki, lalaki yung maghuhugas sa kanya. Pag babae, babae rin ang maghuhugas sa kanya. Ganun ka kadangal, ganun ka banal yung sa pananampalatayang Islam. Okay. Ang panglimang kriteriya, palatandaan na siya ay totoong reliyon. Kailangan ang reliyon na yan ay hindi pinamimera sa tao. Yan. Kailangan ang reliyon na yan ay hindi siya pinamimera sa tao. Kapag nakakita ka ng reliyon na naghingi ng pera sa tao, huwag ka nang sumanib. Huwag ka nang sumanib kapag nakakita ka ng reliyon ay pinamimera sa tao. Bakit? Ang reliyon ng Diyos na tunay na si Allah, ang reliyon niya binigay niya libre. At tinuro ng lahat ng propeta libre. Hindi sila naghingi ng abuloy. Hindi sila naghingi ng ikapo. Hindi sila naghingi ng anumang pera sa tao. Dahil reliyon ng Diyos binigay na libre. Kapag ang sinasaniban mong reliyon na yan, nanghingi ng pera, huwag ka nang sumanib. Bakit? Linuloko lang kayo. Linuloko lang kayo. Ang tunay na reliyon ng Diyos, hindi pinanghihingi ng pera. Yun ang panglimang kriteriya, palatandaan na siya ay totoong reliyon kapag ang reliyon na yan hindi pinanghihingi ng abuloy, hindi pinanghihingi ng ikapo, at hindi pinanglilimos sa tao ang reliyon na yan. Dahil ang Diyos ng Muslim, hindi namamalingki. Mayaman ang Diyos ni Allah. Ha, Diyos namin, Muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagbibigay ng biyaya sa lahat ng kanyang linika. Allahu Akbar. So, mga kapatid sa Islam, mayroon na kayong limang kriteriya. Una, tinatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyon na yan, kailangan. Pangalawa, reliyon ng lahat ng propeta. Pangatlo, lahat ng propeta nasa bansang Muslim. Pang-apat, nagkapantay-pantay ang mga tao, walang mahirap, walang maputi, walang maitim. And then, panglima, ang reliyon na yan ay hindi pinamimera sa tao. Ano ang pang-anim na kriteriya? Ito yung pinakamahalaga na babanggitin natin. Ang pang-anim na kriteriya,
palatandaan na yan ay tunay na reliyon galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan perfect. Perfect yung batayan mo. Yung hawak mong batayan, perfect. Ano ang sinasabi natin, hawak ninyong batayan ay perfect? Itong Quran ng mga Muslim. Ang Quran ng mga Muslim, alhamdulillah, wala pang nakita ang mga tao na contradict sa loob ng Quran. Wala pang nakita na mali sa loob ng Quran at hindi rin ni-revise yung Quran 1,000 years ago. Ilang taon na ngayon? 1,436 years yung Arabic calendar ngayon. Wala pang nakita yung tao mali sa loob ng Quran. Wala pang nakita yung mga tao contradict sa loob ng Quran. Kailangan kung maganap ka ng reliyon, yung hawak mong batayan, perfect. Kasi bakit? Pag tinatanong mo yung tao, yan ba ay salita ng Diyos? Itong Quran na to? Ito? Yan ba ay salita ng Diyos? Opo, salita ito ng Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos ay perfect, yung kanyang salita ay perfect. Allahu Akbar. Ngayon, wala ka nang makita sa balat ng lupa sa ibabaw ng mundo na batayan perfect. Wala. Wala kang makikita na batayan na perfect. Halimbawa, yung Bible, tad-tad ng mali, tad-tad ng contradiction. Kaya paano mo masasabi na galing sa Diyos ay maraming mali? Yung Diyos hindi pwedeng magkamali. Yung Diyos na perfect, yung salita niya ay perfect. Ano ang dalil na ang Quran ay perfect? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, apala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, apala yatadabbaruna al-Quran. Hindi niyo ba pinag-iisipan ang Quran? Hindi niyo ba pinagmumuni-muni ang Quran? Walau kana min indi ghayrillah. Kung ang Quran na to hindi nang galing kay Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Makakahanap kayo ng maraming kasalungatan kung hindi nang galing kay Allah. So alhamdulillah, proud ang mga Muslim ngayon sa balat ng lupa. Walang 1,000 years ago na wala pang nakitang mali sa loob ng Quran. Wala pang nakitang contradiction sa loob ng Quran at hindi na revise ang Quran. Still pa rin yung original na lingwahe, Arabic, still pa rin, hindi na bago ng mga tao. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. So ano pa? Hamon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ano ang hamon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Walau istama'al ins wal jin, ala ayyatu bimithli hadhal Quran, la ya'tuna bimithlihi, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allahu Akbar. Yung mga pinagbanggit natin dalil ito, mga kapatid sa Islam, kung bubuksan niyo yung isip niyo, yung mata niyo, yung puso niyo, talagang wala kayong ibang pupuntahan kundi yung Islam. Reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, the most growing religion in this world. Pinakamaraming pumapasok at mabilis na lumaganap, lumago ang reliyon sa balat ng lupa, walang iba kundi yung Islam. Araw-araw, minuto-minuto, maraming nagbabalik Islam. Pumapasok sa reliyon Islam. So banggitin na natin, anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Walau ijtama'al insu wal jinnu. Kahit mag-ipon-ipon pa ang mga tao, wal jin, kasama na yung mga engkanto. Ala ayyatu bimithli hadhal Quran. Gumawa sila ng tulad ng Quran na to. La ya'tuna bimithli, sabi ni Allah. Hindi kailanman sila makakagawa ng tulad ng Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kahit mag-ipon-ipon pa sila, magtulong-tulong pa sila, gumawa sila ng tulad ng Quran, hindi sila makakagawa, mga kapatid sa Islam. So itong Quran ng mga Muslim, perfect. Million na Muslim sa balat ng lupa ang nakamemorize ng Quran. Biruin nyo, million na Muslim, mula mga bata pa namemorize nila yung Quran. Ito lang ang Quran na memorize ng Muslim from cover to cover. Namemorize ng Muslim. Pero ang masakit, wala pang nakatala sa balat ng lupa
sa ibabaw ng mundo nakamemorize ng Bible. Wala pa. Lawakwar. Wala pang nakatala sa balat ng lupa sa ibabaw ng mundo nakamemorize ng Bible. Wala pa. Pero itong Quran, million na Muslim from cover to cover namimemorize ng mga Muslim kahit hindi Arabo. Mas marami pa yung mga hindi Arabo nakamemorize. Kahit sa wikang Arabic itong Quran na to, pero mas marami pa ang mga hindi Arabo nakamemorize ng Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At itong Quran na to still pa rin walang na-revise. Walang revise, still pa rin original. Kahit may translation na, nandoon pa rin yung original text niya na Arabic, mga kapatid sa Islam. So alhamdulillah, sana maunawaan niyo po ang sinasabi namin. Ipasok niyo sa isipan niyo, buksan niyo ang inyong mga mata, ang inyong mga puso, ang isipan. Walang ibang tunay na relihiyon. Kung naghahanap ka ng tunay na relihiyon, wala kang ibang pupuntahan kundi itong relihiyon na Islam. Kung saan nandito kami ngayon, alhamdulillah, sa relihiyon na to, nagpapasalamat kami kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Islam, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Allahu Akbar. Sabi ni Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na to, kinumpleto ko na sa inyo ang inyong reliyon. Kinumplete na. Complete na. Itong reliyon na Islam, wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Dahil kumpleto na to eh. Kumpleto na, wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. At kinumpleto ko na ang ni'ma ko, ang biyaya ko, binuhos ko na dyan sa Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan. At kinalugdan ko na. Sabi ni Allah, kinalugdan ko na. Wa raditu lakum Islam dinan. Kinalugdan ko na ang Islam bilang inyong relihiyon. Tingnan niyo po yung katibayan, mga kapatid sa Islam. Kinalugdan na ni Allah subhanahu wa ta'ala itong reliyon na Islam. Ha? Kinalugdan na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Ang gagawin mo, sumunod ka na lang sa katuruan ng Islam. So, alhamdulillah mga kapatid sa Islam. Alhamdulillah, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumusubaybay dito sa Nida-ul Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala. Huwag po kayong, kung naghahanap kayo ng tunay na relihiyon at tunay na katuruan, inshallah subhanahu wa ta'ala, lagi po kayong manood ng Nida-ul Islam. Alhamdulillah, pinamumuna ni Sheikh Sheikh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah po. Alhamdulillah wa akhiru da'wana. Anilhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, in sarayaw-rayaw suara launta, iwan si mga pagpatarang niya, in tungod paparkala, kasabunalan sin agama, habawaw sing gumini, na yari haagama Islam, na turun sin tao launta, amoy in mutas din doon hayan. Na murah-murahan, nakakakita niyong pangajian din ito, amin dumukot sa lang sindaghal na ito, ando, inikmati ni ayaran na ito. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabab, amura ini, hindi mo taskato, dahil di hadunya ini, sampai pa, adlaw, gana-gana. Mahinang na ito, abugaw, halawang sing kubur na ito, sampai pa, adlaw, akhirat, labi-labi na ito, din Quran, bang halawang daghal na ito, nga, misan palaw niya yung kaawanan, sin tao yaon batkat ini suway siya makanan ng sinarka ini ito si milawak patuhan rapul alamin biya din kaari ya Allah pasurun mo palam sinarka in tao yan sinya na kolam sindaghal niya at ini ya in Quran sumapa at kato insya Allah subhanahu wa ta'ala ando kailo butangan na to in laong sindaghal na to sin Quran amuin kakaus-kausan na to labi luwa na to bang aon dapat pasurun na to nakatantan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya ito na sadya, magsukur pakatan, amin ni Maluk ka, mahuwaktu ini, biya na sinagi ko, insyaik na ito ini, muramurahan karo-karo makawalik damari, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, iban na atin niya, insya ini, misan ito rin dito, nagdadakwa haula Arabiya ito, na insyaAllah kakitaan na ito, dahil biya mga ini,
ini pangaji andeng kanila sababin sila ini biak na sila ikukaina aun laung ta ini channel nila rito ha ini damam amoy in masi-masi sila ra isab na nanawag-tawag sin pag-aagama laung ta biak na sila min panawag-tawag sin kita niyo ni Nida-ul Islam panawag-tawag sin agama Islam mong paagama sa bunal amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala piag-aagamahan na to. Magsukur pakatan luwa labi na in Allah subhanahu wa ta'ala salam dua pa mga kataw tayo manguran hauno-hauno na tampat kamu nakaputang si udahalaw man sin hula na to ini sampai na maripa hula masuk long takato taniyo bangsa Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore ini sampai man to pahula Arab pula Islam na masi-masi ini in sila via mga simusupat kato taniyo alhamdulillah sampai sinsay kini na may takako at inya in sila wala yan miyog to in via mga parsupatan nila mari misan pa ini yang pagkami nagkita hawi ayon kain ayon masyaallah na lando ako kyo yakan bihan simbihan tu imbiya mga suisui in hati niya in ini nahinang na to ini panawag tawag ko kata na may lima lamod di ini sin parkala ini insyaallah di lupasun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagmatuyutan insyaallah na mamaid na kami hawakto ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.